Yung dati ay punong-puno ng basura, pero ngayon, mga namamasyal na. Sabi pa nga ng mga kritiko, isang bagyo lang daw to. Wash out na daw ang Dolomite. Pero 4 na taon na ang nakalipas. Napakaganda pa rin at mas lalo pang gumaganda. Pati na rin mga ibang lahi ay dumadagsa na rin dito. Ikaw kabayan, nakapasyal ka na rin ba dito? Kung hindi pa, akong bahala sa inyo. Pa-like and share naman po ng video na to at relax lang kayo dyan. Ako ang bahalang mamasyal sa inyo. Good day mga kababayan, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong update na naman po tayo dito sa Manila Bay. Ngayong hapon nga po ay ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang sunset at ang view ng Dolomite Beach ngayon dito. So mapapansin po ninyo, no, pag ganitong oras, marami po talaga ang namamasyal dito dahil gusto nilang makita yung sunset. And at the same time, hindi na rin po ganun kasakit yung araw, no, kasi kapag tanghali, ang tapat ka pumunta rito, ay grabe naman ho talaga ang sobrang init, no. Kaya naman yung mga tao ngayong hapon naglalabasan at nagpupuntahan dito sa Dolomite Beach. Ayan, makikita po ninyo, marami po ang namamasyal ngayong araw na to. Kahit weekdays, hindi po nawawala ng namamasyal ngayon dito sa Dolomite Beach. At syempre, no, sabi nga ng mga kritiko, isang bagyo lang daw to, wash out na daw to. Pero hanggang ngayon, 4 na taon na ang nakalipas, mga kababayan, ay nananatiling nakatayo at mas lalong gumaganda itong Dolomite Beach. Pati nga mga foreigner dito, mga kababayan, ay kahit saan ka lumingon, ay meron at meron kang makikita mga ibang lahi dahil na-appreciate nila itong ganda ng Dolomite Beach. So yun, so nasa na yung mga kritiko na nagsasabing ma-wash out daw ang Dolomite Beach. Normal lang na magkabasura yan, pero yung wash out, never po, kasi alam kong ito ay pinag-aralan nila bago itayo dito or bago nila maglagay ng Dolomite Beach. Ito pala yung pinakamagandang view rito na gustong-gusto kong makita, mga kababayan, dahil nga napakarami ng nyog yan sa bahaging yan. Tapos kitang-kita mo pa yung skyscrapers, no, yung mga gusali along dito sa Rojas Boulevard. Ang ganda ng view kasi kita niyo naman pati ang buong kalangitan, no, walang kaulap-ulap, asul na asul, kaya sobrang init talaga, no, ng mga ganitong araw, oras, lalo na katanghalian. Tapos meron pang cruise ship doon, pakita ko lang sa inyo. Yan yung cruise ship. Crystal Symphony ang pangalan nito. So, yan. Kung kailan daw ba matatapos, no, itong Dolomite Beach. Actually, tapos na po ito. Hanggang dito lang talaga yung haba niya. Nasa 500 meters lang po, no. So, ito lang yung ginawa nila dito. Actually, hanggang dito nga lang yan sa phase 1. Hanggang dito lang yan, no? Nasa 100 meters lang. Pero parang napagdesisyunan nila na mas babain pa ng konti. So umabot ng 500 meters. So medyo malayo-layo na siya. So mas malayo-layo ang lalakaran ng ating mga namamasyal rito. Tapos pakita ko yung tubig na mga ganitong oras. Ayan. So clear pa rin siya. Ayan. Ayan siya. Medyo may konting labo pero malinaw. Tapos napakaraming lumot ngayon. Ayan, no? Pati mga foreigners, sobrang dami na bumibisita ngayon dito. No? Sobrang dami mga foreigners ngayon na pumunta dito at namamasyal sa Dolomite Beach. Kaya ano pang hinihintay nyo sa mga hindi pa nakakapunta? Ayan.
Tapos yung simoy ng hangin ay pagkasarap-sarap. Para ka na rin nasa probinsya. Yung simoy ng hangin. Ito yung mga nyog rito. Ganda, no? Eh, what if kung yung buong kahabaan nito ay maraming nyog. Actually, may mga bagong tanim dyan na nyog. Maliit pa lang yung iba. At isa tayo sa mga nagtanim dyan. Dahil may part dyan na talagang bakante. At wala kang makikita, no, na mga puno. So yung DENR ay nagporsige na magtanim ng mga karagdagang nyog. Pero maliliit pa siya. Kita nyo, no, ang ganda ng view rito kapag ka-zoom natin. Ayan. Tapos kitang-kita yung mga gusali, mga skyscraper. What if, no, mga kababayan, kung itinuloy, no, yung kaabaan, yung buong Manila Bay dito sa Roas Boulevard ay nilagyan ng ganito, no. So mas mahaba-haba sana ng lalakaran at pasyalan ng mga kababayan natin. Pero hanggang dito lang talaga yung ginawa nila, 500 meters. Pero may mga napapakinggan tayo na itutuloy daw nila hanggang dulo, hanggang dun sa may Quirino stoplight doon, hanggang dun sa may Manila Yacht Club. Pero aabangan pa rin natin yan. So wala pa namang kasiguraduhan yan. Kita nyo yung buhangin, no? Ayan, oh. Diba? Oh. Kapag ka pinapasyal ko yung anak ko rito, tsaka yung asawa ko, hindi na ako nagchechenelas, no? Hinuhubad ko yun. Nagyayapak na lang ako rito kasi maganda rin na para kang minamassage habang tinatapakan mo yung mga dolomite pebbles, yung mga malalaking tipak ng dolomite, no? So, ang sarap niya sa paa. Nakakatanggal ng stress at pagod sa katawan. Ganda, oh. Ang ganda ng buhangin, no? So nagkakaroon siya ng shadow dahil dun sa para siyang sand dunes, dahil dun sa reflect ng sikat ng araw. Ang ganda tingnan, no? Diba? So dito tayo sa dulo, sama ko kayo dito. Punta tayo para ipakita ko rin sa inyo mula dito sa dulo ang view mula dun sa phase 1. Grabe. Ganda. So tara, samahan nyo ako. Maraming alimasag dito, eh. Tingin-tingin ka lang dyan sa baybayin dyan. Napakarami pong alimasag nandyan ngayon. Medyo maganda yung temperatura ng dagat. Sobrang linaw nyan. Tapos nagkukulay turquoise green. Ito yung sunset. Pakita ko yung sunset sa inyo. Yan ang sunset. Maya-maya, mas maganda na yan. Kapag kapalubog na. Talagang parang nag-aapoy ang kulay. So, dito tayo sa dulo. Dun pa. Pero pakita ko na sa inyo yung view rito. Ayan, oh. Napakaganda, oh. Diba? O sa mga nagtatanong, ito po yung mga trash boom, no? So hindi rin siya naging effective pangharang ng basura. Salip na sila yung magharang ng basura. Sila yung naging basura. Inaano din ng dagat papuntang baybayin. Kaya tinanggal na lang nila. Tapos inilagay na lang nila dito sa dulo. Salip na sila yung magharang. Sila yung naging basura. So matagal yan nakatambay rito, lalo nung nagkaroon ng bagyo. Ngayon lang nila naiayos at nailagay dito. Trash boom po ang tawag dyan. So malaki din halaga ang ginastos nila dyan, no? Million din. Pero wala rin, hindi rin naging ano.
Yan, pakita ko ang ganda rito. Pakita ko sa inyo yung cruise ship. Kaya try natin kung mazoom. Yan, yan, zoom natin. Yung cruise ship dito. Yan. Yan yan sa may Apier, no? Sa may, malapit na yan sa may Manila Ocean Park.